Sports on Air. Hi, please subscribe niyo po ang Sports on Air dahil napakaganda ang ginagawa nila. So yun, God bless po. Maraming salamat. Well, first of all, congrats po sa success ng PSL, yung first conference po natin. Ano po masasabi niyo po overall sa PSL? Siyempre, ang una-una nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng mga fans na dumating. Sila talaga yung every time talaga, kahit nung naglalaro talaga ako, sila yung una-una kong pinapasalamatan talaga. Bakit? Dahil sila yung nagbibigay ng sigla sa laro. Kaya nabubuhay yung liga dahil sa mga fans na nanonood. Kagabi nung sa yeah, tumatas ngayon balahibo ko, ayan nakikita nyo. Nung nakita ko talaga yung crowd kagabi, grabe, parang nagbalik sa akin yun, ano, yun, I think 2000, I'm not sure kung 17 or 18, kasi nakapaglaro ako sa gym doon against Tokentex. Tatlong overtime din yun, na ganun din yung crowd. So, grabe lang, sobrang papasalamat namin talaga na dumating itong mga fans na to. And all, of course, yun mga sponsor natin na walang sawang sumuporta, kaya nabuo itong PSL na to. Dahil sa mga sponsor natin na, example, yung Coco Life Family, mga ganito, and of course, the Bautista Family. Marami silang natulungan ng mga players. Talagang binigyan nila rin yung best nila para masuportahan itong PSL na ito. Com, let's talk about po sa plans pa po para mas mag-improve pa yung league for the upcoming conference. Okay. Ang plano kasi namin, actually, magmi-meeting pa talaga kami nila, Boss Rocky and Boss Ray. Kasi ang gusto din namin, kaya maganda yun itong first season namin. Gusto, balak namin na lagpasan din itong ano, mas gandahan pa namin the next season. So, ako, pagka-uwi ko, diretso ako agad ng, siguro mag-rest lang ako ng 2 days. And then, I'm going straight to, ano, siguro sa Lingayen para kausapin si Mayor Morden. Kausapin si yung mga governors din doon para kasi actually nakausap ko na sila dati nung wala ako sa Dipolog, 2 weeks yon, at may balak din na sumama naman sila. And of course itong Ilocos Sur pupuntahan ko rin at iyayain ko rin sila na, you know, sumama sa ligan to, dahil ang balak talaga namin dito mabigyan ng exposure yung mga ano, kabataan, yun halimbawa yung mga hindi nakapag-try out sa Manila. Sample ako, napagdaanan ko kasi yan eh. Kung walang kumuha sa akin sa province, hindi ko alam talaga ang Manila. Kahit na, alam mo, may mararami tayong magagaling na players na walang time para mag-try out sa Manila dahil nandyan yun, wala silang pera to travel para papunta Manila or nahihiya sila. So itong sa liga na to, kaya mayroon tayong under, 21 and under tayo, para doon pa lang, para mapansin na sila. So yun balak namin, kaya binuo namin itong liga na to. Mm-hmm. Sure. Actually ito, no, pag-usapan natin yung mga nangyari sa ano, sa PSL, no. Syempre, isa sa mga duties nyo is yung overseeing yung officiating, yung yeah, players' behaviors. Maraming nagulat na mataas daw yung ano, yung binigay na fine. Paano niyo ba napag-usapan yung mga fine at saka yung mga okay, punishment sa mga players at saka yung mga coaches? Siguro diyan ko siguro ma-apply yung 17 years ko na experience sa PBA. Kasi nung nakita ko talaga yung ganun ano incidente katay. Talagang sadya kasi yun, ano eh, makikita mo naman kung sadya or hindi. Nung tinanong ko yung mga fines kasi, bakit ganito kababa? So, in-example ko yun, ano, yun first, opening namin actually. Kasi itong dalawang players na to, parang sa labas yata dati, sa liga nila dati, nag-away na itong mga to. And then, dinala nila dito sa liga namin. Alam nyo naman, sabi ko sa kanila na maraming mga kabataan na nanonood sa inyo. And then, parang ang sama lang sa mata yung ginagawa nila. So, tinanong ko yun, fine, sabi, 2-5. But nung nakita ko talaga yung replay, talagang sinadya talaga, what if na-disgrasya mo yung player at hindi na makapaglaro ng basketball? What if kung nabulag yun kasi nasiko mo sa mata na sinadya mo? So, mas kawawa yun. No?
para sa akin, nilakihan ko para hindi nagayahin ng ano, ng ibang players or yung mga nagbabalak na magkakasuntukan ulit. Yun yun. Kasi gusto ko rito talaga maayos namin lahat. Maayos na masaya at malinis yung liga na to. At hindi ito yung bara-bara na liga. So sa kung sa ibang liga eh nagagawa nila yung mga gusto nila dito sa PSL, hindi nila pwedeng gawin yon. So naghihigpit talaga ako sa mga ganyan bagay. Dahil ako nung na-fine ako dati sa PBA na malaki, hindi ko na inulit. Dahil masakit. Hindi lang masakit. Na hindi ka makapaglaro, masakit din sa bulsa. Para, you know, discipline talaga. Yun yung number one. Yung isa pang nangyari from yung walkout, no? Yeah. Anong stand yun doon, no? Bilang player, and ngayon bilang commissioner na kayo? Napag-usapan din namin nila yan. Actually, magmi-meeting kami ng team owners ng Bicol. Dapat kagabi, pero sabi ko, medyo pagod na rin kami, ganun. Ang sabi ko lang naman, isa lang naman yan, nabastos nila yung liga. Bakit naman nila nagawa yun? Alam kong, hindi, actually, hindi naman tayo perfect eh. Referee natin, hindi naman perfect. Kahit sino naman, nobody's perfect, di ba? At ang sabi ko sa nila, wag niyong babastos hindi yung mga referee namin. Mag-focus lang kayo sa laro. Yun lang naman yung ano natin eh. At, yeah, siguro sa init ng ulo, kaya nangyari yun. Nag-sorry naman sila sa amin. Ako naman, willing naman ako makipag-usap sa kanila para mapag-usapan lahat at maging planchado ulit para makabalik ulit sila. Kasi para sa akin, kawawa din yung mga players nila eh, na hindi nakapaglaro or hindi makakabalik. So, siguro pagkataas ng meeting namin niya, pwede ko ulit balikan kayo para sabihin. But sa liga na to, habang ako nakaupo dito as a commissioner, gagawin ko po talaga na maging malinis yun, ano, PSL, para naman po mapaligayan natin yung mga manunod. Kasi mismo taga mga Bicol, tumatawag sa akin na bakit daw ganun yung ginawa ng ano, yung team na yon. So siguro sabi ko, dala din talaga siguro ng init na ulo or gawa din na gusto nilang manalo. Kaya nagawa nila yon. Kahit na mali, pero wala, nangyari na eh. So kailangan lang talaga pag-usapan yung mga ganitong bagay para hindi na maulit. So sa fine nila, na alam kong malaki yung fine nila dito, yung multa nila, nasaano namin yan. Bago namin na mag-start sa ligan to, binibigyan namin sila ng mga papers na basahin nila dahil nandun lahat yung mga gusto namin sabihin doon. At alam din nila nung time na nag-walkout sila eh, alam na nila yon kung ano yung mangyayari. So, by sana next time, sa lahat po ng mga coach or team owners sa PSL, sana po maging mahinaon lang tayo dahil po hindi naman po tayo perfecto, mapa-player man, coach or referee or kahit ako. Basta ang importante lang po is mapatakbo natin po ng maayos itong PSL na to. Para sa mga kabataan po to, hindi po para sa atin itong mga to, hindi para sa team owner or sa mga coach. Para sa mga bata ho na naglalaro ngayon dito sa PSL. Kom, singit lang po ako. Kom, kanina na-mentioned ni Sir Racky na for the upcoming conference, may mga teams na possible na pumasok. As a commissioner, paano po yung kumaga, paano natin titignan yung qualifications po ng mga teams na papasok? Para rin po makaiwas din sa mga ganito klaseng issues. Yes, actually, diba 8 ano kami, teams ngayon eh. Dati 12 yan. So, pinag-aralan namin yung medyo yung tatlo na hindi pasok sa mga ano namin. So, tinanggal namin yung tatlo. So, ngayon yung mga papasok ng mga teams ngayon, ang inaan naman namin dito is pag pumasok sila, titingnan namin muna lahat yung background nila. And siguro, maximum talaga 3 years yung contract sa PSL. Kasi ayaw din namin na papasok sila and then pagkatapos ng season, aalis din ulit sila. So sayang din naman yun mga gustong pumasok sa amin. Di ba? So yun, pag-uusapan namin lahat yun. And of course, ito, syempre, naka-isang season na tayo. Yeah. Bilang commissioner, parang how, naninibago ka ba na hindi na basketball na yung kung ilang rebound ang nakuha mo sa araw na ito, ganun ka lang. Eh, ano nga? Kagabi nga, parang gusto ko maglaro. Kagabi nga, parang gusto ko maglaro eh. Yes, nakakanibago talaga. Aminin ko naman yun eh. Nung una may mga tao talaga akong tinawagan para supportahan din ako or kahit
para kung ano yung ano, magandang gagawin ko. No, but katulad sinabi ko, siguro papasok dito yun nakuha kong years sa PBA. Gusto kong i-shoutout si ano, Kung Willie Marshall, kasi tinatawagan ko siya. Idol ko yan, tatay ko yan sa PBA. Nung naging commissioner ako talaga, tinawagan ko rin yan. Sir Kako, ano ba yung mas magandang gawin para mas mapabuti ko yung liga? You know, dahil ayaw ko naman yung nagmamalaki ako dahil siyempre, baguhan lang din tayo. But sa tulong nila, yes, maganda yun ano namin, palalakad namin o patakbo namin dito sa liga ng PSL. Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong sa akin. Kilala nyo kung sino kayo. Nakakanibago lang, but andun, nakukuha ko naman. So far, so good naman yung ginagawa namin sa PSL ngayon. Kakum, about po sa ano naman po, sa mga referees po, ganun. Yeah. Ano po, sa technical side po, paano pa po natin parang kumaga mas okay. Mapapaan? Kaya may kinuha akong dalawang referees na veteran din sa ano, kung mapapansin nyo, para turuan pa masyadin mga referee natin. Hindi ko sinasabing banu sila or what. Para mas maganda pa rin yung takbo. You know, kasi kawawa din mga referees natin dahil pag nagkamali sila ng tawag, talagang pinapain ko sila or minsan hindi ko sila pinapatakbo ng isang laro or dalawang laro. It depends kung ano yung maling tawag nila. So, yun. Pinagsasabihan ko sila na kung may decision kayo, kailangan pag-usapan nyo, hindi yung pabigla-bigla. Yun lang naman ang lagi kong sinasabi sa nila. At every game, pumupunta ako doon, nag-huddle kami. Kung sa tingin nyo, pwedeng technical or what, lahat pinag-uusapan namin bago mag-start yung laro. So, siguro yung dalawang referee na nakuha ko sa PBA, makakatulong yun sa atin. Kumang yun, kumaga nakaanin na sila, naglalaro pa? Siguro about sa yes, noong time na yun sila yung mga referee, kaya nung sabi ko, ito yung mga referee na nagpapain sa akin. So, medyo magagaling ito mga rin, nagte-technical sa akin, gano'n. Sinabihan ko sila na ganyan iba. Kasi iba rin yung experience nila kasi sa PBA. Iba yung referee ng PBA sa mga FIBA. So at least sila magbabagsakan ng mga ideas yung mga yan eh. Diba? So yun maganda rin dito. Lahat sobrang nag-improve naman. Kom, ano yung aabangan ng PSL fans for the upcoming conference? Abangan nyo yan. Kagabi, marami na kaming pinaplano actually. Kasi nakita namin na talagang sobrang ganda nung programa namin kagabi. At sabi ko kailangan mas lagpasan natin yun. So, and titingnan natin kasi ang bala ko ngayon is baka Manila naman PSL ngayon. Hindi ko pa alam kaya may mga tinatawagan ng mga mayors kung pwede sa mga area nila. It depends kung magle-level 2 ba or 1. Sana wag naman dahil naumpisan na natin at saka yung mga bata sabik na talaga rin maglaro. So yun, bibigyan ko ng update niyan pag talagang nag-meeting na kami nila Boss Ray and Boss Rocky. Kung ito, may sinabi sa amin si Deputy Shelito Caro na may mga nag-i-inquire na daw sa mga bata ng mga UAAP at NCAA teams. You think na-fulfill nyo na? Yes. Ito yung masarap din para sa amin. Yung nakakatulong kami. Kaya may tinatawagan din akong school, yung 21 under nila na baka pwedeng sumama dito sa liga na to. Why? Pag nakita kasi nila yung mga ibang players natin na pwede rin nilang kunin para maglaro sa UAP man or NCAA at maraming mga manager ko may mga nakukuha na siya mga players para invite sa Manila. Ito yung kagandahan nitong liga na to na hindi napapansin sa mga ibang liga or hindi napapansin yung mga ibang players, mga manglalaro natin. But now, tignan nyo, sobrang pansin na pansin sila. Kung kagabi na nanood si PJ. Yeah. Pinawagan ko siya actually nung kausap ko si future natin na si Mayor Denko Bautista. Nasabi ko, ba't hindi natin gawin sa Davao? Yun game 2. And then pag natalo man or panalo kayo, ibabalik ko sa Dipolog yung game 3. Kasi doon kami nag-start eh.
Pero pag na 2-0 niyan, of course, sa Davao kayo magta-champion. So, pumayag naman agad si, ano, si Dinko Bautista sa amin. And tinawagan ko agad si, of course, PJ Simon. Dahil, yun na naman, big 3 kami. Pero wala si James, kaya big 2 lang kami kagabi. Kaya pumalit si Gako eh. Kaya big 2, point any up lang. Hindi, sobrang ano, thankful ako kay, ano, kay PJ na yung pag-support niya sa akin. At hindi lang sa business talaga kami nag-uusap. About din dito, kahit nag-retire na kami, nandun pa rin talaga yung, ano, yung supportahan namin sa isa't isa. Doon mo makikita talaga kung sino yung mga kaibigan mo kahit wala na kayo sa basketball. So, nagpapasalamat ako sa inyo nung tumawag ako sa kanya na unang part, manunood ako dyan, susuportahan kita. So, yun. Thank you, part. Ano masasabi mo na naglalaro pa rin si Jarwin Dako? Grabe, sabi ko nga sa kanya, daig mo pa ano, hindi. Hindi, kasi si Gako naman, ano, sobrang disiplinado naman yan eh. Paminsan-minsan lang. At ganun naman mga players, pag wala naman injury, tuloy-tuloy. Ako, kahit ako, kaya pa naman maglaro, but may mga priority na rin kasi ako eh. Kaya, yun, ano lang naman, pag talagang inalaga mo yung sarili mo, wala sa edad yan. Diba? Sa pag-aalaga sa sarili. At mga papasalamatan, babatiin. Yun, ganun ulit. Gusto kong pasalamatan ulit po lahat ng mga sumuporta sa amin ng mga fans. Hindi po namin mapapaano ng maayos to kung hindi dahil po talaga sa inyo. Kahit nung naglalaro po ako sa PBA, laging fans na po ang pinapasalamatan ko dahil kayo po yung nagbibigay ng sigla sa laro. So yun, maraming salamat. Sana po huwag po kayong sawang sumuporta sa PSL. And sa lahat po ng mga ano, sa lahat po ng mga sponsor namin ulit, maraming salamat. Nakita nyo naman kung gano'n yung natutulungan yung mga kabataan ngayon para ilabas yung talento nila. So yun, sana huwag po kayong magsawang suportahan itong ano, PSL po. Para sa inyo po to, hindi po para sa amin. God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.